is quite interesting para sa akin kasi si Bimo ang gagamit and for the longest time, Ducky and TDZ, si Greed, si Baloyski, ang madalas gumagamit niyan, isa yan sa mga championship hero niya. But, at the same time, Butters, no? Magaling rin mag-farsa si Baloy. You have to understand na mage main din talaga si Baloy. Mm. Right? So, I mean, I think the reason why iniwas nila to si Selena is because naka-counter siya nung ultimate niya, no? With the positioning nung Yishun Shin ult, the Mountain Shocker. Mm. So, iniwas nila siguro yun. And then they counter the Wises with the Farsa. Interesting insights galing sa coach ng Brand Esports, but we will be heading into the game right now. Celestial Palace, ladies and gentlemen. Nakikita nyo yung split screen natin, pinakita lahat ng lanes, and Yawi, Bimo, nagkakaroon sila ng onting suntukan, tansyahan, and Yawi, ayaw talaga siyang papasukin dito ng side ng Onyx para hindi magulo yung pakito ni Kyrie. Yeah, pati kinokontrol na ganila yung Lito Wonder para sa additional XP. Kaso si H2 pa rin yung nakakuha gamit niyang retribution. Mas okay din talaga na sinisave yung retribution after mo makuha yung ano yun. Parang next, parang yung retribution, first retribution mo is for the Lito Wonder talaga. I guess this is to get the early levels, makakuha agad ng level 4. Yeah. And also yung movement speed na buff sa room pa for rotation. I think madadelay ng konti si H2 dun sa nangyari kasi he has to like recall back para ma-fill up ulit yung HP bar niya. Just a few seconds, siguro. Mm-hmm. And yun naman talaga yung kailangan natin nice. Tignan. Pero first blood, Yawi sinabayan ng Flicker. Dito si Bimo. And alam ni Yawi, nasa kanya yung upper hand kapag ka mga yakapang, ano eh, yakapang engagement. Mm-hmm. Kasi wala naman talagang tank ngayon yung side ng Onyx sa may mid lane dahil nga two mages ang meron silang setup for their tank role and post 4. Well, si Uranus, pwede rin siya maging sobrang kuna talaga when it comes to late game. I mean, yun yung isa sa mga way para mas ma-burst mo kaagad eh. Kasi alam naman natin yung Uranus, ikot lang ng ikot yan. Aasa yan sa radiance niya, sa passive stacks niya para magkaroon ng HP. And I guess that ejector will help NXPE para ma-burst kaagad or ma-isolate agad siya when it comes to teamfight. This is a really good pull from coming from Onyx. Ayan. Grabe yung bitawan. See, what I was talking to you guys about, naghihirapan na sila ngayon pa lang sa ano. So, yan, mukhang mamamatay yung Uranus. Dunarski, yep. Tutumba ata siya. Yes, tutumba sila, pero at the cost of the turtle. Now, Ducky, who won that trade? Kasi nakakuha ng dalawang kill yung NXPE, tapos yung Onyx naman dito, nakuha nila yung turtle para kay Kyrie. I think next play yung ano, nanalo dun sa skirmish na yun. If you look at the map, yun, matatanggalan nila ng gold plate yung top lane nila, top lane or bot lane ng kalaban. Economy wise, mas maganda yung dagdag nun sa kanila, honestly. So, talking about the scalabilities of their heroes, I think mas magkakaroon sila ng team fight potential. Would you agree with me, TDZ, na kapag ka NXP, inakuha sila ng dire-diretsyong kill, nag-snowball sila, and that's going to be the momentum changer para sa kanila. Kapag unti-unti sila nakakuha ng kill, sige, bigay mo na dun sa kabilang team yung turtle, basta sa atin yung mga kills. Kasi dun tayo natutuwa eh. Dun natin nakukuha yung kumpiyansa at lakas ng loob natin. So you also have to understand na hindi napunta sa Pakito yung turtle. Sa Selena napunta yung turtle buff. Yun siya. That is actually a... You have good eyes. Hindi ko nakita yun actually. Pero, considering that this is happening all over the map, yung paglalaban talaga ng mga teams natin, kahit nga si H na nakikita mo na sa lane, si Kyrie nandito na rin sa may gubat, nag-i-invade na sila and gusto talaga nila tanggalan si H2O ng mga resources dito sa kanyang sariling gubat. That's a good bait dun sa flicker ni Yawi. I think, calculated ni Kyrie na mag-flicker out siya. And that's a waste. That's a huge waste of flicker kay Yawi. You have to understand na ano to, ah. Joe ito. Tinamaan si Hesa dun nung pana. Pero na second skill niya, but enough yung damage output doon sa abyssal trap, pati doon sa mga sapak na binato ni Kyrie. And grabe yung ano na yan, grabe yung aggression na yan, ah. Kasi si Marky, na takedown niya yung turret, tapos nakuha pa nila si Hesa. Now, but, kailangan i-adjust ng next play yung ano nila, mid game to late game kasi mukhang lahat ng objectives ay nakukuha ng Onyx. And
wala masyadong space na nabibigay kay H2O. Ooh. Oh my god. Ooh. And Rene J, kamunti nga ba siya mahuli dun sa gilid ni Dilarski, pero eto na ang pagsama-sama ng Onyx. At habang nangyari yung lahat, si Kyrie nandun sa baba, nag-shove ng lane. Dilarski, babalik na sila sa mga respective lanes sila, pero hindi matatapos ang pag-abante ng side ng Onyx. To the point na gusto pa nga nila i-contest, pati yung turtle buff eh. Yeah, pati... Ay, yung purple buff, yung turtle buff, purple. Yung mga purple, yung mga orange yung purples, no? Well, ganyan aggressive yung Onyx ngayon. Alam nila na kailangan natin controlling kaagad yung mga purple buff and orange buff. Kung sakaling hindi naging successful, tulad ng nangyari kanina na expand yung mga utilities ng NXPE, especially sa battle spells nila, which is, sabi ni Coach Lucky kanina, malaking bagay, malaking sayang yung flicker. Kasi mas... hindi nakapag-play aggressive yung NXP without the flicker plus the ejector combo. So nagkaroon ng unting oras yung Onyx to play around with the current scenario. Pero andun pa rin yung aggression. Kayang-kayang pa rin humabol ni Yowie. Stoppable force, ejector. So kailangan talaga makita rin or laging ma-check ng Onyx yung positioning nila. And I do agree with Ducky here. Nakikita natin yung pagiging aggressive ng Onyx, pero may sagot na ata ang NXPE. Blazing Duet, build sa pinakagitna, and Hesa. Na-pop niya yung kanyang ultimate, so hindi natutuloy doon yung side ng Onyx sa pag-takedown sa kanya. Habang nangyayari yung lahat, ang daming ultimate na naganap, but at the same time, yung Onyx, hindi sila masyado nag-react doon sa mga sa mga pag-defend dito na ginagawa ng NXPE. Kumbaga, tamang kalma lang sila, pagkakaya nila kuhain yung kill, kukuhain nila, pag hindi naman nakaya, aalis na lang sila. Okay. Actually, medyo nakahinga sila ng konti nung namatay yung Pakito. But hindi nila pa ma-convert into objectives yung malalaking kills na ganun. I think they're really far behind dito sa main game na to. Oh, but hold that thought. Here comes Blazing Duet. Pumapasok na dito si Marky. And tinamaan ng pana si Hesa. At hindi na sila mapapigil. At eto na nga yung ultimate. At doon na sila titigil. Marky here, constant pressure sa turtle, sa purple buff, turtle ako ng turtle, purple buff ng side ng NXPE. Ayaw na nila ibigay ito, kumbaga resources, kunin natin yan. Ganitong klaseng team ang Onyx, and alam natin na mas priority nilang objectives over yung mga kills na nakukuha nila ngayon sa mapa. Exactly, that's one of the reasons why kung bakit lagi na ano siya, top 2 ang Onyx ngayon sa towers destroyed. They're always prioritizing the objectives, pati alam nila kung paano tahi-tahiin eh. Pagkakuha ng or kapag nanalo sila sa pick-off, sa skirmishes, rekta agad na hanap ng objective kung hindi turret or turtles. So maganda pa rin talaga yung pagkakatahi-tahi, yung plan ng Onyx moving forward. Renegade coming in. Nagkahulihan na, ladies and gentlemen. And this is Kyrie. Almost going down. Well, he does go down. Pero nandito sa may pinakalikod si Marky at si Dilarski. Magkasama dito ang dalawang side laners, and they will take down 4 members na side ng NXPE. Yung clash na yon, it went right to the hands of NXPE noong mga unang part kasi na-take down nila si Kyrie. Pero dahil dun sa may backline play na ginawa nung dalawang side laners, nabaliktad yung laro. Ngayon, kailangan na i-drag ng next play tong game na to. Kasi dalawa yung marksman nila dun sa lineup nila. So, right now, they have to be conservative how they play this out. Walang damage, H2. I have to point that out. Wala ring damage, Renegade. Wala pa ring damage yung isa pa nilang core, which is the 1-1. Yeah. So, ang sinasabi ni Daki dito is they have to take Onyx time na. Talagang literal sa kanila na dapat tong game na to. Tapusin na nila ng maaga kasi pa na-drag out pa to. Who knows? Ang ganda na scaling. Ang ganda na late game nung side ng NXPE, TDZ. Yeah. Pati, umuha yung Onyx tinitik advantage nila yung mga yung mobility ng heroes nila. Pinapunish nila yung every reaction ng NXPE. Pero sa NXPE naman, well, one of the best things that they can do is to play defensive. Maghanap sila ng unting butas kapag medyo nag-overextend dito yung Onyx Philippines. Pati nahihirapan dito si Yelly. Hey, sa ang daming kumukontra sa real world manipulation niya. It's either the arrow, the celestial the abyssal arrow from Bimo, or sasaluhin niya yung Blazing Duet dito ni Marky. Kaya every time na nagkakaroon ng team fight, NXP lagi siya na nalulugi. Sasaluhin din niya yung ultimate ng Farsa. Yung Farsa din. Mga parang mag-aala Squid Game yung pattern, no? Well, yun nga eh. Yung nangyayaring reason eh. Kung, so, kumbaga para sa NXP, stall.
I think one of the best ways for them to catch up. I have to say na Onyx is playing this right. Pinapalitan nila yung mapa ng next play. If they continue with this pressure, I think the game is going to end in the next 5 minutes. Would you agree with me na yung window ng NXPE para maghari dito sa game na to, para ma-utilize si Yawi sa kanyang pick-off potential ay nawala na? At ngayon, kailangan na nilang medyo mag-threaten at magsama-sama at humanap ng mga slight openings doon sa offense na ginagawa dito ng Onyx to turn this game around. Talagang ganun na yung nakikita ko. Parang pick-off ka, tapos patagalin mo yung laro, hinga. Yeah. Yun yung sinabi ni Taki kanina, hinga. Pero walang pahinga sa Onyx as Marky goes in. Walang katakot-takot, ladies and gentlemen, sa harapan ng apat na members ng side ng NXPE. Blazing Duet siya, no, nakuha niya yung kill. Sabay Mamba out. They should be planning this na. Kasi hindi na makukontest to. They should be thinking like 3 steps ahead pa nila yung defend. And if they defend it properly, ano yung next steps nila how to take like the outer turrets ng Onyx if they ever win at the fight. Uy, tapo na naman. Ang dami talaga. Ang hirap pumuesto. Pati nakita natin kanina si Dilarski, yung Uranus. Ito na yung strength niya eh. Kaya niya pumasok sa pinakaloob. Makakontrol na agad yung lane equilibrium. Pati mas makikita niya, meron siyang information kung ilan yung, kung i-co-contest ba ng NXP yung Lord Take. Kaya, ang laking bagay talaga. Ang laking, obstacle ni Dilarski sa NXP sa face nito ngayon. And kung hindi pa enough yon, meron pa tayong abyssal traps para talagang makakita ng mapa. So, kung nasaan si Dolarski, pwedeng gawin ni Bimo, maglagay siya ng traps dun sa may kabila. Kumbaga, all points covered para side ng Onyx. Pero may Mountain Shocker na may NXPE. Pero ito na nga yung laban. Pero yung airstrike, nagkabatuhan na. Real world manipulation. The Lord will go down. Pero si Rene J, nasa gitna ng madaming tao. Hesa, hindi siya makalabas dito. Alam niya kung anong pwede mangyari sa kanya pag bigla siyang nag-commit doon sa may laban na yun. Wala siyang confidence to like go out kasi alam niyang hindi pa siya makapag-dish out ng ganun kalaking damage. He cannot contribute doon pa sa teamfight na yun. Kahit sobrang liliit na skirmishes, he still needs like probably 2 more items to be more effective sa teamfight. Now, the question is, aabutin ba yung 2 items na yon dito sa larong to? Kasi yung Onyx, unti-unti nang pinapaliit yung mundo ng side ng NXPE. Na kahit nga si Dilarski, napaka-confident na sa mga pwede niyang gawin. And look at him, mag-isa lang siya dun sa baba. May 5 member dun sa paligid niya. Pero sabi niya, okay lang ako dito. Kapag ka nag-commit kayo, tapos na-takedown niyo ako. Ang answer ko pa rin dun, nag-commit pa rin kayo ng skills para ma-takedown ako. Looking at the hero's damage dito, brought to you by Smart 5G, Marky on top of the food chain, Rene J at H2 naglalaban para maangatan siya. Kitang-kita nyo na sobrang komportable ni Marky dito sa Claud. So, kagaya pa rin nung sinabi ko kanina, this can either only be a Yuzhong series or a Claud series, gaya na sinabi ko. Yeah. A Yuzhong series or a Claud series. This is going to be interesting kasi meron tayong 5 games possible ngayon, Daki, and makikita pa natin kung paano nila i-utilize yan eh. Kumbaga, alam natin yung Onyx gumagamit ng Yuzhong, alam din natin TDZ, if I'm not mistaken, NXP din. Yep, gumagamit sa Yuzhong kapag si James yung kumapasok, pero mukhang may skirmish dito, men. Better airstrike, nasa gitna, Hesa dito, nag-overextend ng onte, pero naparusahan na siya ng todo-todo. And pana, hindi man tatama galing kay Bimo, Dilarski coming in to go for the cleanup. And ladies and gentlemen, listan nyo na, game number 1 para sa side ng Onyx. Sobrang ganda ng bait na ginawa ni Baloyski doon. Hindi in-expect ng next play na meron na siyang Winter Truncheon. And then, 3 yung heroes na pumasok sa kanya. There's no way out.